Magandang araw sa inyo mga bro, welcome to another video. Ngayon panibagong tutorial na naman tayo. Kung nakita nyo mga bro, yung isang motor na yan ay XRM yan. Bali nagpapakabit yung may-ari ng Universal Speedometer. Pero mga bro, hindi ko na siguro ituturo ng step by step kasi meron na akong tutorial nito. Kung gusto nyo panoorin, hanapin nyo na lang mga bro yung video. Ilalagay ko yung link dyan sa description para mapanood yung mga bro. Bali mga bro, yung problema ng motor na yan, wala yung speedometer, wala yung gear indicator, mula neutral hanggang kwarta, wala yan. High and low beam, wala rin siya. Tapos yung ilaw ng display niya, wala rin. Pero ang ituturo ko lang sa inyo mga bro, ang i-share ko, kasi kagabi mayroong nag-comment na i-conversation kami, yung sensor niya, yung gear indicator niya is hindi talaga gumagana. Kaya yun lang ang ituturo bullshit natin. Bale ito mga bro, hindi ko na siguro ipapakita sa inyo na step by step yung pagkakabit nito. Kasi mayroon na akong kinabit nito, halos parehas lang naman kasi mga bro. Halos parehas lang yung pagkakabit nito dun sa kinabitan ko na DL. Kung napikita na yung kulay puti na yon. So ayan, umpisa na tayo mga bro para maikli lang yung video natin. Siyempre bago tayo magumpisa, hindi mawawala ang ating Bible verse mga bro. Ang Bible verse natin ngayon is nakasulat sa Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So yun mga bro, napakagandang talata. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kung anuman ang mga bagay na ikinakabalisa natin. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Yun ang sinasabi mga bro ng Biblia. So ayun mga bro, bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga panibagong videos na i-upload natin. Bago natin umpisan mga bro, ipapakita ko muna sa inyo na wala talaga yan ha. So yan yun natin. So yan mga bro, bukas na yan. Pero yung neutral walang gumagana. Yan, busina mayroon yan. Yan, busina mayroon. Tapos signal light. Okay yung signal light niya mga bro, di ba? Pero yung high and low beam wala na yan. Tapos walang mga ilaw yan mga bro. Walang mga ilaw yan. Tapos yung busina, yung itong fuel gauge niya, lagi nalang nandyan sa kalahati. So yun ang ayusin natin mga bro, yung primera, segunda, neutral, kasi yun ang request nung nag-comment. Yan mga bro, wala talaga oh. Kita nyo, wala mga bro. So umpisahan na natin. Bale mga bro, ulitin ko, hindi ko na siguro ipapakita ng step by step yung pagkakabit ng digital speedometer. Kasi halos parehas lang naman yan nung ginawa natin na DL150, yung wirings niya. Tapos dito tayo mag-focus kung paano mag-troubleshoot ng sensor ng walang gear indicator. So ang gawin natin dyan mga bro, tanggalin muna natin yung mukha. Kasi dun tayo mag-check kung saan ba yung problema nya. Baka kasi busted lang yung mga ilaw nung lahat, yung neutral tsaka singunda busted lang kaya walang ilaw. Pwede rin naman sa socket, pero para makita natin mga bro, tanggalin muna natin yung mukha nya. So mga bro, kung nakita no, ito yung wiring nya. Hahanapin natin dyan yung socket ng mga sensor, ng mga gear indicator. Ito yan mga bro, kung nakita nyo. So ito yan. Iisa-isahin natin yan kung gumagana pa ba. Kasi possible yan mga bro, baka busted na yung mga bumbilyan nito ng speedometer nya. I mean yung display nya, yung gauge nya. So wala akong problema. Pero titik natin yung wiring kung mayroon ba or wala. Pwede natin tanggalin yan mga bro, pwedeng hindi na. Tapos ito, kailangan natin ng test light. Pwede rin tester or voltmeter, pwede rin. Yan. Itong ano mga bro, itong negative, idikit natin to sa positive. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung sensor, ay yung mga gear indicator is negative polarity yan. Kaya ikakabit natin to sa positive. Positive ng battery. Kahit saan, pwede naman sa accessory wire or dun sa kulay pula ng ignition switch. So, ikabit natin to sa positive. Tapos, itusok natin to dito sa mga socket. Kailangan mga bro, iilaw yung test light natin. Pag hindi umiilaw, may sira nga yan. Baka sa wiring. Pwede rin kasi sa wiring eh. Wala. Yung pink, wala. Yung blue, wala. Red yellow, wala rin. Yung light blue with red, so wala rin. Yung violet, wala rin. So, wala mga bro. Wala. So, punta tayo dun sa may sensor mismo.
Doon tayo mag-check. Hanapin natin mga bro yung wire na ito. Kasi mga bro, ito yung wire o ito yung harness ng gear indicator natin or yung sensor natin. Hanapin natin yan. Ito yan. Tanggalin natin dito sa socket. Ito yan mga bro ha. Kita ba? So yan mga bro. So ito yung socket na yon. Dito tayo ngayon mag-check. Kahit tanggalin na natin yan. Dito tayo mag-check mga bro kung okay pa ba yung sensor nya. Yan. Ulit mga bro, kailangan natin ng test light. Yan. Mga bro, okay na yan. Kahit mga bro, wag nyo na palang i-on yung ignition switch. Gagana yan kasi yung ating test light. So ito, nakatap siya sa positive ng battery. Kaya kahit hindi nyo na i-on yung motor, so machi-check na natin yan. So ulit, ikabit natin to sa positive. Yan, nakakabit na. Tapos, i-check natin yan. Kung may ilaw. Wala talaga. Yan o. Chinik natin yung lima. Wala mga bro. Wala. Wala mga bro. Ngayon, ang gawin natin dyan mga bro, baklasin natin to. Isesahin natin yan. So, i-check natin to. Baklasin natin tong sprocket cover nya. Yan. Kasi nandyan yung sensor eh. So yun mga bro, kung nakita nyo, natanggal na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. So ito yung gear sensor mga bro. Ayan. So tatanggalin natin yan. Nakaano lang naman yan. Yan. Tanggalin natin. Para ma-check natin mga bro. Possible kasi mga bro, minsan nagka-crack to eh. Tapos minsan naman, yung mga wire nya nabubunot, nade-disconnect siya. Kaya wala lahat. O yan mga bro, kung nakita nyo, crack na nga. Di ba? Kita nyo mga bro, crack na. O yan o. Putol na eh. So ito yun mga bro. Tapos mga bro, sira yung ano nya. Oil seal. Kaya may tumatagas na langis. O yan o. Gas-gas na eh. Kita nyo mga bro yung o-ring na yan o. Piraan na rin. So ang gawin natin dyan mga bro, pabilihin natin yung may-ari. Ang problema, wala dito yung may-ari. Siguro i-chat ko na lang. Bumili siya ng sensor. Pero mga bro, titestiran natin itong sensor niya kung gumagana pa. Bago natin mga bro pabilihin yung may-ari, tatry natin i-tester to. Pero sigurado bibili siya kasi putol siya eh. Kung nakita nyo mga bro, may kadugtong yan. Ayan o. Wait, kukunin ko lang para makita nyo. So ito yun mga bro, yung kadugtong nya oh. So nag-crack na talaga. Ayan oh, naputol nya. Patingnan dito, naputol na rin. Kaya obligado bibili siya. Pero itatry pa rin natin mga bro kung ipa yung continuity nya. Kailangan natin ng tester dyan. Ito. Yan. Sit lang natin mga bro sa continuity. Kung wala naman kayong buzzer. Sa akin kasi mayroon yung buzzer mga bro eh. Ayan oh. Diba? Pag nagdidikit yan, natunog ang tester ko. So try natin mga bro, isa-isahin natin to kung okay pa. Unahin natin yung green, may stripe na red. Yun, okay pa. Madumi lang to mga bro. Minsan mga bro, kung mayroon kayong sirang green indicator, yung mga sensor na yan, ayan, madumi lang yan, linisan nyo lang yan. Kita nyo mga bro, mayroon pa oh. Yan. Palyado lang. Ayan, okay pa. Tapos, yung yellow. Ayan, okay pa rin. Tapos, blue. Okay pa rin mga bro. Halos okay pa siya pala. Baka hindi lang nagdidikit yung dalawa kasi putol na nga eh. Kulay pink. Dahil natin. Okay pa mga bro, yung kulay pink. Yan. Last. Yung white na may stripe na blue. Okay pa mga bro. So, kita nyo mga bro.
lahat pa siya gumagana pero putol na kasi kaya papabilihin natin. Ang baka possible na sira nito kaya hindi gumagana. Ah, hindi sila nagdidikit kasi lubog na, oh. Tingnan mo mga bro, yung mga copper niya lubog na. Kaya hindi siguro na si sensor o hindi siya nagdidikit yung terminal nito tsaka dun sa yung parang umiikot na bilog dun sa loob. Yan. So ang gawin natin mga bro, habang pinapabili natin yung may-ari, ayusin na natin yung universal na speedometer. So ito. So i-re-wiring na natin kasi mali naman yung mga wiring na yan, eh. Balik tayo dito mga bro, tingnan natin yung socket niya kung magsaswak ba dun sa speedometer. Tingnan natin to. So ito mga bro, kasukat niya. Okay to, wala tayong problema dito. Ito lang yung babaguhin natin, yung mga wirings niya. Tapos, yung mga sa sensor niya, sa gear sensor or gear indicator, yun ang problema mga bro. Ayun o, pareha sila female connector. Kaya ang gawin natin dyan, kukunin natin to. Ito, puputulin natin yan. Kukunin natin yan. Tapos, yun lang mga bro. Yun lang ang gagawin natin. Bali, babaguhin lang natin to. Ito. Babaguhin natin yan. Yung mga pwesto nyan. Kasi, ang pwesto nyan mga bro, mali ang mga pwesto nyan, eh. So, yan. Tanggalin natin. Sira na pala to. Wala nang ano. Wala nang kwinta. Yan mga bro, i-try nga natin to kung gumagana pa. Baka kasi wiring lang, eh. Pwede naman kasi pa to bro, pwede pa natin magamit to, eh. I-try natin kung gumagana pa yung mga neutral nya, yung mga indicator nya. Sayang kasi nito mga bro, eh. Malay mo, may manghingi. Try natin mga bro, tingnan nyo, ah. Hop, wala. Hop, neutral mayroon. Kita nyo mga bro, umilaw yung neutral. Ayan, oh. Neutral mayroon. Primera, wala. Segunda, wala rin. Tercera, wala rin. Kwarta, wala rin mga bro. So, sira na rin pala talaga ito. Bali, neutral na yung gumagana niya. Ayun, no? Neutral na lang yung gumagana. Wala na rin. So, pwede naman mga bro, napapalitan naman kasi yung mga ilaw nito, eh. Baka mayroong manghingi sa inyo. I-message nyo lang ako mga bro. Pang XRM110. Kung gusto may manghingi, ayan. Pwede nyo ako message. Tapos, try natin yung speedometer. Hindi ko pa natatry ito, eh. Baka sira rin ito, eh. Out of the way, just in turn into darkness. Kuya, gumagana. Okay. Try natin mga bro yung indicator niya, ha. Kung gumagana. So yan mga bro. Ito kasi mga bro, kahit hindi mo naman, kahit hindi gumagana yung mga ilaw niya, pwede natin pagganahin yung mga sensor niya. So try natin, ha. Isa-isahin natin. Op, kinta, mayroon. Kita niyo mga bro, iba yung design niya. Kasi kung napansin niyo yung sa akin, nandito yung mga sensor niya, di ba? Primera, segunda, tercera, neutral yung nandito. Ito yung nabili nung ano, iba siya, oh. Ayun, oh. Tercera, kwarta, kinta, neutral, ito, primera, neutral, mga bro. Neutral, mayroon. Primera, mayroon. Ito. Segunda, mayroon. Tapos, tercera, kwarta, kinta. So, okay. Okay siya, mga bro. So, speed natin install yan. So, ikabit na natin to. Paparehasin ko lang. Papalitan ko lang yung ito, mga bro. Papalitan ko lang to mga bro, ha. Kasi, ito yung problema niya, eh. Ayan, o. Kukunin natin itong socket.
So yun mga bro, kung nakikita nyo, ito yung sira, diba? Ngayon nakabili na yung may-ari. Ito, pang XRM110 yan mga bro. XRM110, kung magtatanong kung magkano to, 230. So isalpak natin, try agad natin. So try natin mga bro, nakalagay na yan ha. Kahit huwag na natin on yung motor, kahit huwag na natin yung on, itatry natin. Neutral disc, ang neutral dito ay kulay green syempre, try natin. So yun mga bro, kung nakita nyo mayroon ng ilaw yung neutral na. So try muna natin mga bro, isalpak to, i-actual natin dun sa dulo. Kasi gumana naman siya eh. Ayan. Ayan. Total, nakabit ko na din naman yung speedometer. Ayan. Pero hindi ko palang naipipix mga bro, hindi ko na pinakita sa inyo mga diskarte. Pero kung gusto nyo panoorin mga bro, meron akong tutorial nyan, hanapin nyo na lang. So yun mga bro, kung nakita nyo nasalpak na natin, natatry natin dito sa mismong speedometer nya kung ano ba yung naging resulta. So natin, kung nakita nyo mga bro, umilaw agad yung primera nya. So naka primera sya, no? Try natin yung neutral. Nako, mali. Mali yung mga connection. Ang gawin natin dyan mga bro, itestir muna natin, isa-isahin natin kasi hindi tugma eh. Hindi magkaparehas. Ayan mga bro, natapos na natin ayusin. So try natin ngayon kung tama na ba yung mga posisyon ng gear indicator. Ayan. Hop. So ayan mga bro, kung nakita nyo, naka-yellow na yung neutral. Try natin yung primera. Top, mala. Malayo. Dito tayo sa kabila. Ayan. Kung nakita nyo mga bro, naka-neutral siya. Try natin yung primera. Ayan, umilaw niya. Kita nyo mga bro, mayroon yung primera nya. Try natin yung segunda. So ayan, may segunda tayo. Tercera. Ayan, okay. Kwarta. Ayan. Quinta. Ay, wala palang quinta. Kwarta lang. Siyempre, babalik dyan sa neutral. So ayan, okay na mga bro. Ang problema dito sa speedometer, kulang yung wire nya para sa ano? Kulang yung wire nya para sa speed sensor o yung RPM mga bro. Ayan o, kulang siya ng blue yellow. Kasi kung nakita nyo mga bro, dadalawa lang ang blue nya dito. Ito kasi green blue to eh. Ayan o, green blue. Dapat kasi tatlo ito. Isang high beam, isang oil sensor, at isang speed sensor. Kulang siya mga bro. Ito naman na wire na ito, baka ito sabihin nyo, ito yung kinta. Hindi ko na ikinabit kasi hanggang ng kwarta lang naman yung XRM, di ba? Kulang tayo ng isang wire. Pero ngayon mga bro, okay na yan. Try natin yung signal light pala, di ko napakita sa inyo. Yan. Oop, signal light sa kaliwa. Okay, yung kaliwa. Signal light sa kanan. So, okay rin. Yan. Tapos, high beam. Yan. Okay na yung high beam. Ang wala lang mga bro, yung speed sensor. Hindi natin mapapagana yung RPM niya. Kasi kulang eh. Ibalik na natin mga bro yung cover ng sprocket nya. Kasi okay na. So yun mga bro, bali tapos na natin gawin. Okay na yung gear indicator nya. Tapos na-install ko na rin yung ano, yung universal speedometer mga bro. Ang problema lang ng speedometer kasi wala siyang speed signal. Ibig sabihin hindi natin mapapagana yung RPM gauge kasi mismo yung speedometer wala talaga siyang nakabang na wire. Dun sa manual nya mga bro, meron siyang nakapangalan o meron siyang color na blue yellow. Pero pagdating dun sa actual na speedometer, dadalawa lang ang blue nya. Isang oil or para sa fuel, tsaka isa para sa high beam. Kulang tayo ng isang wire. So itatry natin mga bro,
Testingan natin kung gumagana ba yung ginawa natin. So ito na yan mga bro, bale ipapakita ko sa inyo mga ginawa natin. Bale, dito ko rin kinabit yung magnet nya. Ayan. Tapos yung receiver nya, dito natin nilagay. Kasi walang magandang pagkakabitan eh. Ayan. Tapos ito na siya mga bro. Pinakpag ko na rin yung mukha nya. Ayan. Tapos ito na siya mga bro. Kita nyo, naka-neutral. Try mo ang primera. Ay, signal light, signal light. Okay yun, signal light, kaliwa. Kanan, okay rin. Ay, beam. Ayan, okay mga bro. Kita nyo, kulay blue. Tapos, primera. Segunda. Tercera. Kwarta. Neutral. Ngayon mga bro, itatry natin yung kung itry mo yung revolution. Kita nyo mga bro, hindi tumatakbo yung ano nya, yung RPM kasi wala siyang pinagkabitan. Itatry natin yun mga bro, yung speedometer kung accurate or gumagana. So tara, try natin. Tay, sa labas. Mamaya, pagdating na doon. So yun mga bro, kung nakita nyo, ganun lang po yung pag-i-install at pag-aayos ng gear indicator. Nagpalit tayo ng bago kasi crack na nga. So yun mga bro, hanggang dito lang tayo. Sana nakatulong sa inyo. Ride safe and God bless.